Punta tayo kay Nanding. Hello. Dito kami kay Nanding, pupuntahan ko. Nakakabalot. Dalawin ko yung kaibigan ko, mild stroke to eh. Kahit pa paano, makatulong tayo. Si Ding yung kaibigan ko. Mga kabalot, ito ang daanan niya. Katulad din ng daanan ko doon sa amin. Napakahirap. Wala nga isang, abuti nga ito, isang metro. Isa akin doon, wala. Ito po, Ding! Si Balot! Si Robin Balot! Kumusta ka dyan? Pwede makidaan? Punta ako ha. Nag-igib ako eh. Ah, nag-igib ka? Kumusta na pa rin? Hey! Ay, salamat. Nakadalaw ako. Nakadalaw ako sa'yo. Dalaw-dalaw lang. Kaibigan ko. Hindi ko ba natinda? Wala, wala ang paninda. Bawal magtinda tayo ngayon. Kasi mahirap. May aso siya, may dugo. Salamat din. Salamat. Dumalaw ako sa aking kaibigan. Nag-iisa na lang yan siya. Dito sa buhay. Sa bahay niya. Ah, nandyan niya yun. Salamat. Nasa akin talaga to. Ah, mabuti, mabuti. Salamat. Thank you po. Oy, magandang hapon. Mrs. mo wala? Takalan mo, takalan na wala. Kinaano mo, baka na sa'yo. Ano, pasaway na yan. Magiging dalawa na. Magiging dalawa na ang asawa ko niyan. Pasaway. O, sige, sige. Ito ang kanyang mga anak. Ito, baby niya, panganay. Buti, dinalaw siya ng kanyang mga anak. Dinalaw na sa akin talaga. Ah, nandito pala. Sorry. Ayan ang kasama niya, mga kabalot. Ni Paring Ding, ito ang kanyang bahay. Tingnan niyo, mga kabalot, ang kanyang bahay. Napakahirap, mga kabalot. Pero at least meron silang tirahan. Kahit pa paano. Di ba? Salamat. Pinasuot ako ng tsinilas kasi medyo malamig eh. At salamat sa Panginoon. Nandito kami. At isang karangalan na pinagbigyan ako ni Paring Ding na makapasok sa kanilang bahay. At bilang isang kaibigan at salamat din dahil ito po ay mission ko rin na makadalaw din. Matagal na akong pupunta sana. Ayaw mo nga pare. Ha? Ayaw mo umupo? Hindi ako umupo. Ikaw umupo. Dita ka pa. Miss na miss niya ako kasi matagal na akong hindi niya nakikita. Nadada. Hindi, matagal na rin akong hindi nakakadalaw sa kanya. Ito dito. Alam ko na hindi ito kasadyaan, kundi ito aksidente lamang. Kasi parang ang isip ko ay pumunta rito. Kaya salamat sa Panginoon ano, na nakapunta ako rito. At nagpapasalamat ako sa Diyos na patuloy tayo na nabubuhay sa mga sitwasyon nito. Oo, talaga. Kaya mga kabalot, kaya nga mga kabalot, dito kami ni Paring Ding
Matagal na kami magkaibigan nito. Doon pa sa Kalap. Sa Kalap pa kami magkaibigan, doon sa may Malipaka. Doon sa may Smile. At siyempre, bilang kaibigan, hindi natin makakalimutan ang mga sitwasyon ng ganito. Pinaka-importante yan, mga kabalot, na lalo na ngayon, pandemic. Wala akong tinda ng balot ngayon. Kasi mahirap. Eh, nung isang araw, gabi nga, nung Lunes, nagtinda ako. Nasalubong ko ang mga barangay. Alam niyo kung anong ginawa ko? Nagtago ako. Pumasok ako sa eskinita. Para magtago, hindi ako masita. Pero nanalangin ako sa Panginoon na kapag nagpala ang aking, yun ang sinasabi ko lagi, na nag-iisip ako kung paano ako makatulong sa kapwa natin bilang isang magbabalot. At salamat, mga kabalot, dahil nakaipon na naman tayo ng kaunting pira na maitulong natin sa ating kaibigan, lalong-lalo na pandemic ngayon, ay kahit paano makatulong tayo. Salamat sa inyong mga suporta, sa inyong pagbili ng balot sa akin. Dahil ang kinikita ko sa balot, tinatarya-tarya ko yan upang maitulong po natin sa ating mga kaibigan. Lalong-lalo na ngayon, ito, pandemic ngayon, walang mga paninda, halos lahat, apektado lahat, mga kabalot. Pero pinaka-importante na ang ating iniisip na papaano na ang ating mga kaibigan na walang mga trabaho. Patulad kay Paring Nanding. Paring Nanding, tingnan nyo ang bahay niya. Paring Nanding, 5 taon na siya walang trabaho, lalong-lalo na na mild stroke siya. At tapos nandyan ang kanyang 2 anak. Hiwalay na ako sa isawa. At hiwalay na nga ako eh. At sa magitan ng kanyang sitwasyon na mild stroke, iniwanan pa siya ng kanyang asawa. Nag-asawa ng iba noong unang taon. Siyempre tayo, nagkakaroon tayo ng hurt feelings. Masaktan tayo na hindi naman sabihin na sagad-sagara na masakit, kundi masakit para sa atin. Ikaw nga, iwanan ka ng asawa mo porkit na mild stroke ka. Iwanan ka na. Nasaan ang pagmamahal na sinumpaan nyo ng ng ikasal kayo? Yes. Na habang buhay kayo magmamahalan forever, yun ang tinatawag, forever. Kaya nang siya ay mild stroke, nagkaroon siya ng hindi magandang sitwasyon ng kanyang pangangatawan. Kaya siya ay kaibigan ko na doon sa Kalap. Yun po ay at saka doon sa Malipaka, Piglas, doon sa Maytulay. Medyo dumadalaw ako sa kanya kasi kaibigan ko, hindi naman natin kayang pabayaan yung kaibigan natin, lalo na ako, kung kaibigan ko hindi ko matiis na hindi ko dalawin. Kahit papaano magkaroon tayo ng pagmamahal sa kapwa natin. Hindi katulad ngayon na noon na wala tayong pakialam. Ngayon, mga kabalot, salamat sa pagbili ninyo sa akin ng balot. Dahil yun po ay misyon ko talaga na tumulong. Kung ako lang ang may pira, may kakayanan na tumulong ng thousand-thousand, gagawin ko yan. Pero ang aking hanapbuhay ay panindala ng balot. Pagtinda ng balot. Ang tinutubo ko, tinatari-tariya, itinatabi ko, pamilya ko,
At ang aking iniisip, itinatabi ko rin kung ano ang aking iniisip na makatulong sa kapwa. Hindi sa ganun na nagbablog ako katulad. Noon pa yan, tumutulong na ako, hindi pa ako nagbablog. Kahit sabihin, kahit tanungin pa ninyo si Paring Nanding, noon pa yan, tumutulong na ako. Kaya, di ba pare? Oo. Alam ni Paring Nanding yan, noon pa. Oo, noon pa yan. Nang hindi pa kami magka lapit na magkakilala, pumupunta na ako sa kanila. Kaunting tulong, kahit pa paano. Pupunta siya sa bahay. Pero na ngayon, naisipan ko na puntahan ko kaya, lalong-lalo na ngayon, pandemic. Sigurado, walang trabaho nandyan sa bahay ang mga tao. Kaya nagkaroon ako ng plano, pagkakataon na makapunta rito sa kanyang bahay. Ngayon, salamat ng kanyang pangangatawan ngayon na medyo nakakakilos-kilos na, pero mayroon pa rin siya nararamdaman, namamanhid ang kanyang ang kanyang kanang kamay. Kalahating dito ang kalahati, ito dito kamay. Paa hanggang doon, namamanhid dyan dahil nga na mild stroke siya. Pero kahit paano ba naman, pinipilit niya bumangon kasi bakit? Meron siyang dalawang anak. Ang kanyang dalawang anak na sa kanya ito. Oh. Yan ang kanyang dalawang anak. Siya ang bumubuhay ng kanyang dalawang anak na sa kanya at nag-aaral. Kaya tayo naman mga kabalot, iniisip naman din natin yan. Kung paano tayo makatulong. Sa pamagitan ng aking pagtinda ng balot, ay sabi ko kanina na tarya-taryahin. My plan is to help the lowliest of the lowliest. Kaya kung ano man ang ating mapapanood ngayon, hindi naman natin sabihin na nagmamakaawa tayo. Ang lahat ay walang-wala ngayon. Totoo yan. Pero nagpapasalamat ako dahil yun po ay sa isip na lang natin na magtulungan. Lalo na sa Paring Nanding, apat na taon na mild stroke siya. Pero hindi naman sa ganun kasi meron naman siyang anak din na umaalalay din na tumutulong, pero may pamilya din eh, kahit paano rin nakakaabot. Ang importante talaga kung may makakatulong ng piramide. Pero alam ko ang Diyos ay gagamit ng maraming tao upang gawin ang pagtulong para sa ating mga kaibigan, lalong-lalo kay Paring Nanding. Ako ngayon, mga kabalot, nakaisip ako na magpunta. Habang ako ay nakaupo doon sa bahay, naisipan ko na makapunta dito kay Paring Nanding. At hindi ako nagdalawang isip kahit medyo gabi na, pero at may curfew, pero hindi ako nagdalawang isip na pumunta rito. Pinipigilan ako ng mga anak ko at saka asawa ko kasi gabi na. Baka makurtyo daw ako. Sabi ko, hindi naman siguro kasi maaga pa. Pero kung gusto nila na ikurtyo ako, walang problema yon. At least wala tayong ginagawang masama. Ang mga ngatwiran lang tayo kahit po paano. At dala ko rin ang aking ID. Ang aking ID para hindi ako quarantine pass, para hindi ako mahuli. Sunod nilang tayo mga kabalot ng protocol ng gobyerno para walang problema. Di ba mga kabalot? Salamat mga kabalot. Ngayon, magtatanong ako kay Paring Nanding kung ano ba ang sitwasyon nila dito ngayon. Ano ba pare ang sitwasyon mo ngayon? Ito, wala kang mga nagbuhay. Eh, wala rin, sabi, may darating na ayuda.
Bahala na kung may darating, hindi salamat. Yun nga po, oo. Ang ayuda ang ating kinakailangan ngayon. Kahit pa paano. Kasi sabi ng sa TV, sa balita, 1,000 daw. Kung ilan kayo sa bahay, tag 1,000 bawat tao. Kung ilan kayo sa bahay, kung apat, may 4,000 kayo. Hindi na yung grocery kasi mabagal ang grocery. Ang pera, bahay-bahay na lang. Yun po. At kailangan talaga ngayon yan. Lalo na sa ngayong pandemic. Sa 4,000 na yan, kung ilang araw natin gagamitin yan, di ba? O halimbawa, bigyan kayo ng 1,000 o 2,000, okay na po yun. Ibili natin ng bigas. Kanina nga, binigyan ako ng anak ko. Kasi ang anak ko, patumpik-tumpik ang trabaho. 1,000 binigyan ako. Binili ko kaagad ng bigas. Siniguro ko na makabili ako ng bigas. Kasi kung ang ulam, nariyan lang ang ulam, madali lang. Pwede tayo magdildil ng asin, toyo, kung ano. Ang pagkain, ang bigas ang importante. Sabi pa nga ng Italiano, Filipino is the best because Filipino eating rice, not eating any junk foods. Sabi pa ng mga Italiano. Italiano eating anybody, even the eggs and mixed any other foods to eat, even bread. Sabi nga nila, eh, sa atin hindi pwede yun ng tinapay lang, yung bread. Hindi, at sa itlog, hindi pwede sa atin yan. Kasi tayong mga Pilipino, nasanay tayo ng bigas. Ang ulam, kung mayroon tayo kakaunting asin o tuyo, suka, asukal, kayang-kaya natin tiisin. Basta't mayroon lang bigas. Yan ang inuna ko kanina, binili ko. 1,000. Isang sakong bigas, yung tag 25 kilos. Siniguro ko yun. Kahit mayroon naman akong doon sa bahay, toyo, suka, alamang, bagoong. O bumili kami ni Mrs. ng mga anak ko, yan ang gusto din nila. Kaya kahit paano, salamat mga kabalot kasi pinagpala ako sa aking paninda ng balot. Ang kinita ko, tinarya-tarya ko para sa iniisip ko para itulong sa ating mga kaibigan. Mga kabalot, salamat sa inyong tulong sa pagbili ng balot sa akin, kayong mga suki ko ng balot. Salamat dahil makakatulong na naman tayo kahit paano. Malaking tulong yan mga kabalot. At kayo rin na nakakatulong. Alam ko na ang Diyos ang magbibigay sa inyo ng maraming mga pagpapala. Lalong-lalo na ang ating buhay na maging maganda ang ating pangangatawan. Puhunan ang ating katawan upang makapagtrabaho. Makatulong din tayo sa kapwa. Tingnan mo si kaibigan Nanding. Napakalaking katawan niyan dati. Ngayon tingnan niyo. Mas malaki pa sa akin yan dati. Maskulado yan. Tingnan ninyo, kahit pumayat siya, pero nandyan pa rin ang kanyang katawan, pero milestone na siya. Ang kanyang kalahating itong kanan niya at saka ito. Pero pinipilit kong ikilos dahil ayoko naman yung naka-steady ka lang. Oo. Siyempre, wala nang hindi naman kikilos dito. And dalawang anak ko, sub-sub sa pag-aaral. Ito, inaano ko pa rin, kinakaya ko pa rin kahit na namaman dito. Pinipilit ko igalaw. Oo. Pinipilit niya kahit manhid niya. Manhid ang kanyang kamay. Hindi pwedeng iupo mo ito, ihiga. Hindi. Iuho ko ng ganun. Tama yun. Hindi pwede ihiga. Habang kasi nabubuhay ka, kailangan kumilos ka. Oh, kumilos talaga. Pagkapatay ka na, hindi ka na. Wala na yun. Uod na makikinabang kapag patay. Kailan? Kahit may karamdaman, basta't kayang-kaya, ikilos, mga kabalot. Dahil yun po ang pinaka-importante, lalong-lalo na may mga anak siya, dalawa nandito. Kanyang asawa, naghanap siguro ng mas malaki.
Anong malaki? Malaki ang pera at saka bulsa. Hindi yung malaking iniisip. It's a bad joke, not bad joke. It's a joke only. Brr. Samahan naman natin ang biro kasi mahirap na. It's a joke. Kung ikaw ay baguhan lang dito sa channel ko, mga kabalot, even where you are in this world, please subscribe my YouTube channel and like, hit the notification bell to notify and updated the videos many more. Parinanding, ano ang masasabi mo ngayon na dumalaw ako? Salamat sa paglalaw mo. Hindi ko rin nakalain na sadyain mo ko ngayong araw na to. At na ito nga, nakita mo naman yung sitwasyon ng buhay ko. Talagang mahirap talagang, pero titiis ko wala tayong magagawa, yun lang talagang buhay natin eh. Oo nga po. Kaya ito nabal pa ng lumabas ngayon, kaya inaantay na lang natin yung mga darating na ayuda. Oo, tanggapin na lang natin ang mga sitwasyon ng ganito, no? Kasi wala naman tayong magagawa. Lumalaganap masyado ang COVID eh. Kaya kailangan uling mag-isip uli. Mahirap na. Kaya mga kabalot, maraming salamat. Dahil itong kaibigan natin, paring Nanding, ito hindi ko makakalimutan kasi nung nagtitinda ako ng balot ng 1990s pa, naging kaibigan ko na yan doon sa Kalap. Pumasok ako roon, kakauntip ang bahay, hanggang ngayon marami ng bahay. Kaibigan ko na siya, 1990s pa. Okay pa yung una kong asawa nun. Yung una niyang asawang namatay, suki ko ng balot yan doon sa Kalap. Kaya hanggang ngayon, naging kaibigan ko pa rin. Walang iwanan, kumbaga. Kahit pa paano. Maghihiwalay lang tayo pag wala na mga buhay. Kumbaga, yan ang tunay na kaibigan. Hindi mo iwanan. Hirap at ginawa. Kumbaga, sa asawa, ganyan. Mahirap na sitwasyon. Mayroon ka o wala. Huwag mong iiwanan. Yun ang pinaka-importante. Diba, mga kabalot? Salamat, mga kabalot, ha? Dahil ibibigay ko sa kanya ang kinita natin. Kasama kayo. Kasama kayo dahil bumili kayo sa akin ng balot. Ibibigay ko ang kakurampot na bahagi na makakapagpasaya ng puso ng ating kaibigan. Kahit po paano, yun po ang pinaka-importante sa atin, mga kabalot. Suki ng balot. Kasi kung wala tayong mayaabot, nagpunta lang tayo dito, wala tayong mayaabot, sayang naman. Kaya huwag mo itong pagdamutan, mga pare, to suki ng mga suki ng balot. Salamat na nakaambag tayo, nakatulong din kayo sa akin, sa kanya, kay paring Nanding. Maraming salamat. Ito, tanggapin mo, pare. Salamat, pare. Oo, pare, salamat. At ito, may tinanggap niya kahit paano. Salamat sa tulong mo na binigay sa akin. Hindi ko akalain darating ka dito ng ganito eh. Oo. Salamat ako sa iyo, pare Ruben. Oo, salamat din, salamat. Papasalamat siya dahil siyempre unexpected blessing ang kanyang natanggap. Kahit po paano, makatulong tayo, makakapagpasaya tayo ng isang taong nangangailangan. Yun ang po ang importante sa atin, mga kabalot. Salamat din sa inyong tulong sa pagbili ninyo ng balot. Huwag kayong magsasawa sa akin na bumili, kasi ang plan ko, my plan is not my own plan, but God has a plan for us. English na yun, ah. Totoo naman din. Hindi ito atin mga plano, kundi may plano ang Diyos para sa atin habang tayo pa ay buhay. Yun po, mga kabalot. At uulitin ko, mga kabalot, kung baguhan ka lang dito sa aking channel, please subscribe. Walang bawian. Marami ang nag-unsubscribe sa akin.
Salamat sa Panginoon na nandito kay kaibigan mo, Nanding. Thank you, very big. Thank you. Anong masasabi mo ulit, kaibigan? Parang salamat sa tulong mo na binigay sa akin. Malaking tulong to. Opo, opo, opo. Papasalamat ako sa iyo sa pagdalaw mo sa akin. Opo. Maraming salamat, Arvin. Opo. Salamat din, salamat. Ang Diyos ang magpapala sa bawat isa sa atin. Bye-bye, mga kabalot. Bye-bye. Sige. Oh, pare. Pare, hindi ko pakikita. Pare, aalis na ako, ha? Oo, oh, sige, pare. Okay. Oh. Alis na ako, mga kabalot. At bilisan ko lang sa paglakad kasi may curfew. Oh, ito ang daanan nila, mga kabalot, oh. Daanan din namin, parihas. Pero okay lang, sanay na tayo. Yun po ang pinaka-importante na... Uwi ka na yan. Oo, uwi na rin ako. Mission accomplished, oo. Mission accomplished. Oo, oo. Dito ka na dadaan yan? Oo, dito, diretso na ako yan. Oo. Oo, sige, sige, pare, salamat. Doon lang tayo sa bahay, magkita-kita. Bye-bye.